Hi guys, welcome ulit sa Mags Works and Hobbies. This time, ang video natin ay tungkol sa LED beads. Natawag ng iba na LED backlights. So, ano-ano ba mga LED beads, no? Na kailangan nating i-stock. Ang gustong magsimula ng trabahong ito, no, electronic shop, syempre baka magtanong tayo, ano-ano ba yung mga LED beads, LED backlight na dapat nating i-stock sa ating shop, no? Meron tayong pondo. Ano yung kadalasang napupunde na mga number ng LED bead? Kaya halimbawa, yung sa Sony Bravia. So laging napupunde yung mga LED nila, no? So ano ang number ng LED bead? Well, kung ikaw ay kagaya ko, na masipag magtanim ng bala, o ibig sabihin masipag kang mag-install ng LED bead, no? Yung nasa likod niyan. So ang video ito ay para sa iyo. So sa mga ibang technician, ang ginagawa nila pinapalitan nila yung isang strip, bibili ka ng buo. So, ang advantage noon, mas mabilis yung trabaho. No? Ang disadvantage, mas mahal. So, ang ginagawa natin sa mga customer pag ganun, pinapapili natin sila. Gusto mo bang palitan natin ng isang strip, buo, no? Halimbawa, papalit tayo ng isang buong set na medyo mahal. Kung gusto mo makatipid, palitan lang natin yung mga punde or yung mga LED bead na dapat nang palitan. Piliin natin ang ating customer. Paraan naman ginagamit yung iba, yung tinatawag nilang factory cut, no? So sa part ko, ang factory cut ginagamit ko lang sa mga LCD na halimbawa, i-convert ko siya into LED from CCFL, yung backlight, no? Dinidiin natin sa ating thumbnail ano yung mga LED bead na dapat nating i-stock sa ating shop. Well, una sa listahan, 28 3 volts. So ito yung sa Sony na lagi nating ginagamit, no? Mabili ito. At dapat magkaroon tayo ng maraming stock nito. Ano yung pangalawa na dapat nating i-stock sa ating shop? Yung laging napupunde sa mga TCL 6 volts, no? Yung number noon is 3030. 6 volts. Ito, medyo pahirapan ito sa mga edge type. Yung backlight niya nasa edge, no? Ang gamit naman na LED doon ay 4014 3 volts. So ito itsura noon. Ang next na kailangan meron tayo is 3537. So, 3 volts. Sa mga Samsung, kadalasan ito. Kasi yung likod nun, ewan ko makikita. Ay, picture ko na lang. Ito din, kailangan magkaroon tayo ng stock. 28 na 6 volts, no? Yung kanina, 28 3 volts. Yung sa Sony. Ito yung Sharp. So, ang pinagkaiba nun, yung voltage, syempre, tsaka yung itsura nung sa Sharp, para siyang may lente. May nakaangat na lens, no? So, i-focus ko na lang sa picture. Ito siya. Next,
Then, wag kaligtaan natin 4014 na 6 volts sa edge type na backlight, no? So, nabiktima ako nito ng divant. Akala ko 3 volts. Nilagyan ko ng 3 volts. Yun pala, 6 volts yung gabit. So, dapat meron din tayong stock noon. Edge type, no? Sa edge type na backlight. Ito siya. 4014, 6 volts. So, sa experience ko, yung talagang laging nasisira or nagagamit natin, yung 2828, 3 volts. Tsaka yung 3030, 6 volts. So yan yung actual na itsura niya. Medyo malaki siya. So kagaya na nabanggit natin kanina, yung talagang gamit na gamit ay yung 2828 3 volts no sa mga Sony. At kung minsan ginagamit ko rin ito sa LG na 3 volts, yung 2828 3 volts. Tsaka yung 3030 6 volts no sa mga cheap na LED TV, yung mga mumurahin. Pero gusto ko ring isama na rin yung ibang code, ibang number ng LED bid na posible kailangan din natin balang araw no pag naka-encounter tayo nito. At isasama ko sa description yung store na binibilan ko sa online. So i-click na lang natin. So maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo no. May nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga LED beads, mga LED backlights na kailangan magkaroon tayo ng pondo, at least 100 pieces, no, yung 2828, 3 volts, tsaka yung 3030, yun kasi ang lagi. The rest, kahit meron tayong mga at least 20 pieces, pwede na yon. Kagaya ng mga sa edge type ng mga backlight, at least meron tayo. Sana ang video ito ay nakatulong sa inyo, lalo na sa mga beginners na or sa mga may shop no, na gustong magkaroon ng pondo or mga spare na LED beads sa kanilang shop. So sana ang video ito ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat, hanggang sa muli. Paalam.